Reveal. So, reveal natin yung bill nito, no? Unang bill nitong carrier aircon inverter dito sa bahay na to sa Cavite. So, matagal ko kasi itong hindi ginamit, nasa baba. Hindi ginagamit nung gumagamit ng kwartong yon. At ayun nga, yung katunayan na bagong kabit lang siya. Bago lang yung insulation. I-bill reveal natin to. Pakita natin yung Meralco bill. Gawa lang tayo ng video para i-loop natin. So, hindi ko pa pala ito nakakabit. Lalagay ko ito sa labas. Bubutasan ko yan. Gagawin ko rin ng video. Pero yung aircon na to, luma na to, 2018 ko pa binili, summer. At ngayon ay 2022 na. Magpa 5 years na siya this coming summer. Sa 2023. So, 1 horsepower carrier inverter. Hindi pa to R32. Yung lumang refrigerant pa yan. Kaya tignan na natin yung bill. So guys, tignan natin yung consumption nitong carrier 1 horsepower window type inverter na aircon ko. Luma pa yung ano nito. Yung ginagamit niyang coolant o yung refrigerant. Hindi pa to yung R32. So check natin yung kinonsumo niya. Ito hindi pa talaga to purong carrier aircon. Nag-start lang siya dito November 5. Ah, dito ata. So yung previous na bill, may halo pa tong Chigo aircon. Tingnan natin. Ito. Ayan o. Pero itong Chigo kasi pinapatay ko, saka patay sin dito. Halos umaga lang talaga. Umaga to sa gabi, hindi ko na ginagamit. Dahil alam ko magastos sa kuryente to. Hindi katulad nitong carrier aircon na inverter. Halos 24/7 yung takbo. So, balik tayo sa ayan yung Chigo. Pinapatay ko nga kasi siya, kaya dahil takot ako sa bill shock. Nasa 1,000 pesos per month kasi yung dagdag pag ginagamit ko yung Chigo aircon. Na may video din ako sa Chigo aircon. Pwede nyo i-check nyo na lang. Pero ito yung sa carrier. Ayan, hindi pa siya buong month. So, mga 3 weeks lang siya na carrier aircon na. At yung payable ko ay 750. May kasama pang Chigo yan. Pero halos pareho lang naman yung consumption. Itong highest, 24/7 ko pinatakbo yung aircon. Nag-testing ako. Tapos, sinagad ko na rin siya, tinurbo ko yung fan naka sagad kasi naka turbo mode nga. Nasa 1,100 watts siya pag naka turbo mode. Pero pag nag fan na siya, nasa 997 watts lang siya. Kapag na-heat niya na yung desired temperature. Tapos siniset ko lang siya, 26-27, ganun lang. Pag mainit, 26. Pagka gabi na, 27. Kasi malamig naman ngayon, November nga ngayon. So, check natin yung Meralco bill namin. Ito yung kailangan ko bayaran ngayon, o yung bill niya sa November, is 2,243 lang, 0.79. So, bumaba siya. Ang laki ng binaba niya. Galing, tignan nyo na lang yung sa October na 344 kilowatts hour. So, yun ay 3,300 o 3,400
400 pesos yung previous month na hindi pa naka carrier inverter na window type. So ang laki nga ng binaba niya. Pero hindi lang naman yung aircon yung pinalitan ko. Nagkabit din ako ng DC fan o yung inverter daw. Basta DC fan siya na ceiling fan. Makikita nyo yung link. Kaya napababa ako ng ganyan yung bill. Tapos malamig din ngayon. Pero naka aircon pa rin naman. Pinapaandar ko pa rin yung aircon kasi nga nagte-testing ako ng consumption niya. Pero yung mga electric fan sa sala noon na tatlo, tinanggal na, pinalitan na ng ceiling fan na inverter. Tapos 1 month na rin yun. Kaya yan, mababa na yung bill namin ng Meralco. Bumaba siya. Check nyo na lang yung aircon o yung DC ceiling fan na video ko. O kaya comment nyo para ilink ko sa inyo. Tapos maghihintay pa ako uli ng 1 month pa bago ako magpakabit uli ng bagong aircon na inverter split type naman para ma-compare ko yung data. So like, comment, share, subscribe. Bye-bye.